yan po ay tinatawag nating notification of emergency subsidy. Kung kaya nga po, for the first tranche beneficiaries, so have been considered as duplicate, hindi na po sila makakatanggap ng second tranche. Mm-hmm. Para naman po dun sa ating mga kababayan na eligible at hindi po dinuturing na duplicate, mm-hmm. Ang isa po ng mga kadahilanan kung bakit hindi pa po nila natatanggap yung kanilang ayuda ay maaring magkaroon ng data quality issue. Dahil kung matatandaan, for the second tranche of the SAP, tayo ay nag-engage ng mga financial service providers na magiging kabahagi natin sa pag-distribute ng ayuda. Okay. At dyan nga po, meron tayong tatlong banko, no? Yung Robinsons Bank, Union Bank, and RCBC. Likewise, we have three electronic money issuers. Yan po yung GCash, Paymaya, at Carpay. So ang ating mga financial service providers ay nag-recreate po ng restricted transactional account para yun ang maging daan or platform for our beneficiaries to receive their aid. Okay. But dahil nga po sa konsepto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan kinakailangan kumpleto po yung impormasyon na ibibigay natin. Di po ba, pag tayo ay nag-open ng bank account, ay kinakailangan middle name ang i-provide natin at hindi lamang po middle initial. So yung ating pong mga beneficiaries na may mga gantong data quality issues, ito po yung mga currently ay re-process po natin. Tayo yung nakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para makarating tayo doon sa mga beneficiaries at makalap natin ang impormasyon na to. Okay. Gayun din po, may mga beneficiaries tayo na nagpalit po ng cellphone number o hindi po tama yung kanilang re-register na mobile number. Pagkaalagay, may mali, po, ano? Opo, at isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan natin i-reprocess yung kanilang accounts dahil ang ating mga financial service providers ay magpapahatid po ng mensahe doon sa mga mobile numbers na iyon. So kung hindi po tama, then talagang hindi po mapoprocess yung kanilang accounts. Okay. So, dahil nga po nasa may 98% na tayo ng accomplishment, ilan-ilan na lamang po itong re-process natin and hopefully matapos na nga po natin dahil buti naman mga DSWD yung pangangailangan natin mga kababayan. Okay. Actually, yung nga po yung gusto rin naming linawin dito, no? Kasi lagi ho kaming sa araw-araw ho namin programa, doon at meron hong nagre-reklamo na hindi po sila nakakatanggap ng kanilang ayuda, yung first and second tranche. And the common question is, yun na nga po, sinasabi ho nila na hindi ba nila alam kung delay ba? Ano ba yung criteria? Kasi bakit daw yung kapitbahay nila na mas nakakagaan sa buhay ay nakakatanggap po ng ayuda habang sila na walang trabaho, matinding epekto ng pandemya ay wala? Yes. Unang-una, naunawaan po ng DSWD yung gantong mga pinapahatid ng ating mga kababayan na kanilang hinain. Kaya nga po, hikayat natin sila na magpadala po ng mensahe sa DSWD. Meron po tayo mga iba't ibang hotline numbers, meron din po tayo mga social media platforms, may email address and website na maaari po nilang makontak para naman po ipahatid nila yung kanila pong hinaing at ma-verify po natin at may sagot po natin yung kanilang mga katanungan. Kaya nga, I'm sorry, Director, kaya nga yesterday, kasi yesterday is our malasakit day, no? It's ano po ito, tie up kami with Malasakit Center, Office of the President and Senator Bongo. So yesterday po, we invited them, nasabi namin, kung may reklamo kayo, you can send to us. So we called Leia, Ms. Leia of Malasakit Center. At sabi nga namin, send nyo sa amin yung reklamo ninyo at sa abot ng aming makakaya, may paparating natin. Yun po yung sinabi namin kasi alam naman ho namin, on your part, hindi ganun kadali ang ito pong sitwasyon sa sitwasyon ho natin at yung pamimigay ho ng ayuda at kung sino ba yung mga bibigyan. Alam natin na medyo naging magulo nung nakaraan, Director, di po ba? Well, Sir Joel, tayo ay nagpapasalamat, no? On behalf of PSWD, tayo po ay nagpapasalamat. Tinutulungan niyo po kami na makalap itong mga impormasyon, lalo-lalo na mula sa ating mga kababayan na may mga hinaing o reklamo. Dahil, di ba, Sir Joel, hindi naman po natin ito matutugunan kung hindi po maipaparating sa atin. Correct, correct. Kasi sabi ko nga po, on your part, hindi niyo naman alam ang nangyayari doon sa ano eh, sa level na yun eh, sa barangay eh. Hindi natin alam eh kung hindi tayo magre-reklamo, tama po ba? Tama po kayo. Kaya kinakailangan talaga iparating natin sa tamang ahensya at hindi lamang po provide tayo ng tamang information so that we could resolve this concern. At syempre doon sa baba po, Madam Director, kasi yung sabi nila,
hindi nyo rin alam. Yung iba, may mga reklamo ng napakasungit naman ng mga SWD sa baba. Parang ganun, bakit yung pag-uugali na, na ano na eh, natatouch na dito sa usaping ito. Eh, na, susungitan mo na nga, kawawa na nga sila, susungitan mo pa. Ito, ma'am, dami nagme-message ngayon sa akin. No? Ang sa amin lang ho dito, pinaparating ho namin sa inyo ito at inaalam namin yung proseso, dalawa kami ni Albert Antivo dito, para maintindihan po ng ating mga kababayan, para alam ho nilang gagawin dito. Sabi nyo nga ho ngayon, ma'am, tumatanggap naman pala kayo ng mga reklamo, di po ba? At para maaksyonan, matugunan itong mga problema pa. Dahil sabi nga natin, we are not perfect, you are not perfect, you're just doing your job. Minsan may pagkukulang tayo, pero padapapagod na rin tayo sa araw-araw. Well, ang napaka, ang importante lamang po siguro dito, Sir Joel, magtulungan po tayo. Sabi nga po namin sa DSWD, kung meron po kayong mga hinaing, mag-usap po tayo para po maiparating naman namin kung ano po ba yung tama o totoong sitwasyon. Mm. Sir Joel at Ma'am Irene, once for all, para maging malinaw, kasi marami pa rin yung hindi ngayon na alam yung proseso, no? Ma'am Irene, at maging yung criteria para nga ako dito sa social amelioration program. Kasi may mga callers pa rin kami dito eh. Nagtatanong, nagsasabing, yun nga ho, bakit yung iba nakatanggap at hindi. Para lang po maging malinaw, ma'am, paki-explain nga po ulit sa amin yung criteria, ang proseso, at kung sino lang talaga ang dapat na makakatanggap po. Yes, Sir Albert. Mga beneficiary po ng social amelioration program ay yung mga low income most na naapektuhan. So, in identifying po the low income family, the first belonging in the informal sector, yeah, and whose family members belong to the vulnerable sector, such as the senior citizens, the PWD, the solo parents, lagi po natin binabanggit na ang unit of assistance po natin ay pamilya at hindi po individual. Alright. So kung ang isa pong pamilya ay kabilang din sa tinatawag natin, talagang mahirap at yung ating social amelioration program. Kung matatandaan natin, talagang katuwang ng DSWD ang mga lokal na pamahalaan sa pag-identify po ng mga beneficiaries based on the criteria or parameters that we have set. Dahil nga po, naniniwala ang DSWD na ang lokal na pamahalaan ang mas nakakakilala po ng kanilang mga nasasakupan. So, naging katuwang po natin sila sa pag-identify po ng mga beneficiaries. Ayun, oh. Kaya pala nung nakaraan, si Secretary Bautista, para bagang siya po ay nagsalita, parang nagbabala siya doon sa mga hindi naman karapat dapat tumanggap, pero tinanggap nila, ay pwede silang makasuhan. Parang gano'n, di ba? Tayo naman po ay lalo natin pinapaalalahanan yan sa ating mga kababayan na talagang ang programa ay para po doon sa pinakamahihirap ng mga kababayan. Ano po? But you know, Sir Joel and Sir Albert, pagdating ko na nilaman po, may mga kababayan naman po tayo na voluntary. Nag-surrender. Very good. Yan, pagta po namin yun. Paniniwala sila na mas may mga nangangailangan pa po. Apo. So, yun lang dito, at least nakapayang po namin kayo, at matapos na rin ho yung agam-agam at yung patuloy na reklamo, sinasabi nga ho natin dito na sandali lang. Kasi 'di ba, hindi kayo nakatanggap, malamang may dahilan. Lahat naman bibigyan ng form, 'di po ba? Mag-jump madam, into conclusion director, na hindi, diba? Hindi binibigyan eh. May proseso kasi na tinatawag. Well, para po dun sa mga mangilan-ilan na lang natin na kababayan, sabi ko nga po kanina, ay rinire-process natin yung kanilang expected transactional account. Ninanais po ng DSWD na matapos na po ito sa ngayong buwan. Okay. Dahil Sir Joel at Sir Albert, tayo naman po ay naghahanda na para sa implementasyon naman po ng mga iba't ibang programa ng DSWD na kabilang po sa Bayanihan to Recover as One Act. So, we really intend to finish and accomplish everything para po tayo ay makapag-proceed na sa ating mga sumusunod na mga programa. Ma'am, yung isang tanong pa nila, sabi nila, ba't ganun? Parang poorest of the poor lang, lahat naman tayo tinamaan ng pandemya. Lahat naman nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay, nawala ng kita, walang pangkain. Yun yung kanilang panlaban doon sa poorest of poor natin eh. Ano ho ba ang sagot niyo dyan? Okay. Naunawaan po natin yung nabanggit ng ating pong mga kababayan.
ang Department of Labor and Employment ay natatapad din po ng similar social immigration program na para naman po doon sa mga middle income earners. Ngayon din po, nagbahagi ang Department of Finance ng Small Business Wage Subsidy sa katuwang po. Para rin naman po doon sa mga middle income earners. So, makikita po natin ang ating pamahalaan ay nagbigay po ng equal opportunity para sa ating mga kababayan na apektan ng crisis. So, hindi lamang po para sa mga poorest of the poor ang tulong, gayon din po sa iba naman pong miyembro ng ating